mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. At narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, December 29. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga opisyal ng probinsya ng Aklan, natuloy pa rin ang paglapag ng international flight ng airline company na Royal Air sa Katiklan Airport. Matagumpay na nakalapag sa Godofredo P. Ramos Airport sa Katiklan, Malay, ang flight ng eroplanong Royal Air mula sa Taipei, Taiwan na may sakay na mahigit 200 na mga pasahero. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga opisyal ng probinsya ng Aklan, natuloy pa rin ang paglapag ng international flight ng airline company na Royal Air sa Katiklan Airport nitong 26 ng Disyembre. Nabated na itong kauna-unahang biyahe ng eroplano mula sa labas ng bansa na direktang nakalapag sa Godofredo P. Ramos Airport sa Katiklan, Malay, na ilang minuto lang ang biyahe patawid sa pamosong isla ng Boracay. Matatanda ang hindi sinang-ayunan ng sunang palalawigan ng Aklan ng pagtanggap ng international flight sa Katiklan Airport, kung saan nagpasa ito ng resolusyon bilang pagtutol dahil magiging malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng probinsya dahil mababawasan ang mga flight sa Kalibo International Airport. RHA Briones, Kalibog Cable News. Nitong 28 ng Disyembre, sinimula na ng pagtanggap ng aplikasyon para sa mga aplikanteng kukuha ng Career Service Examination. May detalyo sa balita si Jelen Rosales. Nagsimula na sa pagtanggap ng mga aplikasyon ang Civil Service Commission Aklan Field Office para sa mga aplikanteng kukuha ng Career Service Examination sa March 26, 2023. Ang nasabing pagtanggap ng aplikasyon ay sinimula nito 28 ng Disyembre na ginanap sa ABL Sports Complex. Ito ay pinangunahan ng Civil Service Commission Aklan Field Office sa pakikipagtulungan ng gobyerno probinsya ng Aklan upang mas pabilisin pa ang pagproseso ng mga aplikasyon na kung saan mananatili ang pagtanggap sa mga aplikante hanggang 29 ng Disyembre sa parehong lugar. Maliban dito, magsasagawa rin ng parehong aktibidad ang ahensya sa darating ng 3 ng Enero na gaganapin sa Manuel C. Peralta Community Center, New Washington at sa CSC Aklan Field Office Banga naman ay sa 4 ng Enero sa susunod na taon. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Dahil sa papalapit na bagong taon, nagsagawa ng inspeksyon ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection sa mga nagbebenta ng firecrackers sa bayan ng Banga. May detalyo sa balita, si Nika Bautista. Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection ng Banga ng fire safety inspection sa mga itinalagang lugar nitong December 27, 2022 kung saan maaaring magbenta ng mga paputok. Pinangunahan ito ni Senior Fire Officer 2 Filinor N. Suco, Acting Municipal Fire Marshal, katuwang ang mga tauhan ng Banga Fire Station na pinangangasiwaan ni Chief Inspector Roel Limjuco, Acting Provincial Fire Director. Isa-isa nilang inspeksyon ang lahat ng mga stalls na nagtitinda ng paputok sa Barangay Tabayon. Layunin itong matiyak na ang mga fire safety protocol ay mahigpit na naipatutupad at sinusunod kapwa ng mga nagtitinda at mga mamimili ng mga paputok. Patuloy naman ang pag-iinspeksyon at kampanya ng naturang tanggapan upang maging ligtas ang selebrasyon ng bagong taon. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Masayang tinanggap ni Kalibog Mayor Churis Bautista Sucro ang iginawad sa kanya na award bilang isa sa top 5 outstanding mayors sa Pilipinas mula sa Gawad Dangal Filipino Awards. Natanggap na ni Kalibog Mayor Churis Bautista Sucro ang iginawad sa kanya na award
bilang isa sa top 5 outstanding mayors sa Pilipinas mula sa Gawadangal Filipino Awards nitong 28 ng Disyembre sa Eurotel North EDSA. Labis naman ang pasasalamat ni Kalibo Mayor Sucro sa natanggap na parangal. Kasama ng alkalde sa pagtanggap ng award ay sina Mayor Jose Marie Diaz ng City of Iligan, Isabela, Mayor Marcos Mamay ng Nunungan, Lanao, Mayor Rico Soto ng Pasig City, at former Mayor Richard Gomez ng Ormoc City. Ito ang limang mga alkalde na nagpakita ng kahangahangang serbisyo sa publiko. RG Briones, Kalibo Cable News. Personal na dinala ni Kalibo Mayor Jury Sucro ang kanyang pamasko sa mga PDL sa Aklan Rehabilitation Center. May detalye sa balita si Jelaine Rosales. Naghatid ng pamasko si Kalibo Mayor Jury Sucro sa mga person deprived of liberty sa Aklan Rehabilitation Center sa Barangay Nalook sa Bayan ng Kalibo. Personal naman na dinala ng alkalde ang mga karton ng mga pamasko na may laman ng iba't ibang klaseng pagkain. Hiling naman ng alkalde sa pamamagitan ng kanyang simpleng pamasko ay maramdaman sana ng mga person deprived of liberty ang diwa ng Kapaskuhan sa kabila ng malayo ang mga ito sa kani-kanilang mga pamilya, lalo na ngayong sasalubungin nila ang bagong taon. Maliban dito, naghatid din ng kasiyahan ang alkalde sa mga batang nakatira sa sitio Baybay Andagaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Batid ang kasiyahan ng mga bata na matanggap nila ang mga laruan na ibinigay ng alkalde. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tinuruan ang mga kabataan kung paano mag-facilitate at magsagawa ng Health Young One session sa ginanap na barangay-based peer educators training with mental health at drug abuse awareness. Nagsagawa ang Sagunang Kabataan ng Aranas Balete ng barangay-based peer educators training with mental health at drug abuse awareness sa mga kabataan itong 26 ng Disyembre hanggang 27 ng Disyembre na ginanap sa Miguel F. Calizo Multipurpose Complex. 33 na mga kabataan galing sa naturang lugar ang na-trained bilang peer educators ng Istambayan 8 Inungang Balitinon or Balete Teen Clinic, a Level 2 Adolescence-Friendly Health Facility. Tinuruan ng mga participants kung paano mag-facilitate at magsagawa ng Healthy Young One session. Nandun din sa naturang aktividad sina Mr. Rafi Relator, AHD Assistance Coordinator ng AKPPGO staff, kasamang dalawang provincial trained peer educators na sina Vincent Solidom at Chan Lester Rilo upang mag-facilitate ng naturang dalawang araw na training. RG Briones, Kalibo Cable News. Ito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Nagsagawa ng operasyon ang Veterinary Quarantine Officers and Inspectors ng Katiklan Jetty Port at naharangan nila ang tune-tuneladang processed pork products na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Nasabat ng Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Station 6 ang 1.6 milyong pesos na halaga ng processed pork products sa Katiklan Jetty Port mula 17 hanggang 19 ng Disyembre taong kasalukuyan. Nagsagawa ng operasyon ang Veterinary Quarantine Officers and Inspectors ng Katiklan Jetty Port sa pangunguna ni Dr. Wendell Maglantay at naharang nila ang tune-tuneladang processed pork products. Kabilang sa kanilang nasabat ang 4.1 tonelada
ng unlabeled at undocumented na mga hamon, 74 styro boxes at 8 karton ng ham ang kabuuang bilang ng kanilang ibinalik sa Luzon dahil wala itong mga dokumentong ibinigay sa Bureau of Animal Industry. Nakatakda sanang dalhin ang mga nasabing produkto sa Capiz at sa Bacolod City. Sa ngayon, patuloy na ang striktong pagbabawal ng probinsya ng Aklan sa pagpasok ng lahat ng pork at processed pork products mula sa mga African swine fever affected areas tulad ng Luzon, Mindanao at mga karatig probinsya sa Panay at Guimaras. Layunin nito na maprotektahan ng probinsya ng Aklan laban sa banta dulot ng African swine fever. Eric Chibrianes, Calibo Cable News. Mahigit 1,000,000 piso ang inilabas ng Department of Social Welfare and Development para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 1,000,000 para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program for Persons with Disabilities sa Bayan ng Balete. Saklaw ng nasabing halaga ang arawang sahod ng 224 na mga manggagawa mula sa iba't ibang barangay nito. Ang Cash for Work Program for Persons with Disabilities ay idinisenyo upang magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga persons with disabilities. Ito ay ipinatupad sa pamamagitan ng Kalahi SIDS o Kapitbisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ang bawat manggagawa ay tumatanggap ng 450 na arawang sahod sa loob ng 10 araw kapalit ng gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng kalsada at mga kanal. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil nabigyan sila ng pagkakakitaan. Nika Bautista, Calibo Cable News. Kabuuang 314 na mga senior citizens sa Aklan ang nabigyan ng payout para sa kanilang fourth quarter social pension. May detalye sa balita, si Jelene Rosales. Nagsagawa ng payout activity ang Provincial Social Welfare and Development Office para sa mga Aklanong senior citizens bilang bahagi ng fourth quarter social pension nitong 27 ng Disyembre. May kabuuang bilang na 314 na senior citizens ang nabigyan sa nasabing payout. Maliban dito, namahagi rin ang gobyerno probinsyal ng Aklan ng tig 1,500 sa mga senior citizens bilang handog pamasko na pinangunahan naman ni Governor Joaquin Miraflores. Samantala, sa parehong araw din ay namahagi na educational assistance ang Provincial Government College Scholarship Program sa mga estudyanteng nag-aaral sa Aklan State University, New Washington Campus para sa kanilang first semester ng school year 2022-2023. Dumalo sa naturang aktibidad sila Vice Governor Attorney Reynaldo Boy Quimpo, Assistant Provincial Administrator Mr. Jerek Teplonuevo, Mr. Bernardino Villaruel, Provincial Treasurer, at si Mrs. Evangelina Gallega, PSWD Officer. Jelena Rosales, Calibo Cable News. 12,000 pesos na cash incentives ang ipinamahagi ng provincial government ng Antique sa mga barangay service point officers. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Namahagi ang provincial government ng Antique ng 12,000 cash incentives sa 678 na barangay service point officers na ginanap sa Binirayan Gymnasium, San Jose de Buenavista. Sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na mahalaga ang papel ng mga barangay service point officers dahil nagbibigay sila ng tamang impormasyon tungkol sa pagiging responsableng magulang at nakatutulong na maiwasan ang teenage pregnancy sa probinsya. Hinikayat din sila ng gobernadora na ibahagi ang kanilang kaalaman sa kani-kanilang mga lugar. Matatandaan sa pagsisimula ng administrasyon ni Governor Cadiao ng taong 2015, inuna niya ang pagtataas ng insentibo ng barangay service point officers sa 4,000 hanggang 12,000 pesos. Nika Bautista, Calibo Cable News.
naman alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. May atos na namuni aton ni this weather up dito sa subong na adlaw, Thursday, December 29, 2022. As of 3 a.m. today, ang low pressure area nga nabulbanta natin basis sa nang available data ara sa kalayon nga 100 km southeast of Giwan, Eastern Samar. Pag may ara makita tayo yung northeast monsoon, nag-apekto naman sa Luzon. Diri naman sa Western Visayas, magalumon nga kalangitan nga magdala sa scattered nga pagulan, pangilat, kag panagoob, tuga ini sang LPA. Kasasikon sang hangin diri sa Western Visayas, kasarangan, tubtub mabasgog sa direksyon nga amihan na sidlangan, nga magadala sang mahinang tubtub kasarangan ng mga balod sa aton katikatan. Forecast temperature naton 25 degrees to 28 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5 to 7 p.m. karon sa hapon. Kagwagbutlak ni siya 6.07 a.m. Was sa aga. Kagamuni aton latest weather update. Para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisitahan lang aton official website sa www.bagong.pagasa.doc.gov.ph, pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling, madamo gid nga salamat. At yan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.